magandang araw mga ka-striker. Mayroon naman tayo ngayong GBCC RT TV 21 inches. Ang problema nito ay walang display, yun ang sabi ng may-ari. Kaya tingnan nyo na lang kung ano yung kanyang problema nito. Pero bago ang lahat, magpasalamat muna ako sa mga nagbisita sa aking channel. Ito sila Master Ogitech Vlog, maraming salamat sa iyo Master. Si Ridwan Electronics, Master, maraming salamat sa pagbisita. Ito na, buksan na natin ito para mapaglaman na kung ano yung kanyang sira. So ito na mga ka-striker, plug-in ko na at saka subukan natin, kasi ako bago ako mag-testing, binubuksan ko muna yung unit para makita ko kung ano yung kanyang problema sa loob bago ko i-power on, para at least makita ko, kasi kung hindi natin i-buksan, may usok na lang yung makita natin, kaya mahirap na malala yung ano. So power on ko. Ayan, namamatay yung standby light nya. Again, oops, ay hindi na mag-oscillate yan kasi hindi na ilaw yan, kasi kailangan i-reset muna yung memory, bunutin muna natin sa outlet. Tapos isaksak natin uli ito, tapos i-power on natin ulit. Wala talaga. So ito na, ito yung nakita ko, yung kanyang playback. Tingnan nyo, puno ng balok, may leak yan dyan siguro, kasi binalot nila ng todo eh. Isa din yan sa naging suspect ko ngayon sa kanyang sira, kung bakit hindi siya mag tuloy ang kanyang oscillation. Pero tingnan natin ito muna, magisundot-sundot muna tayo dito ng kanyang mga voltahe kung mayroong problema dito sa kanyang mga voltahe. Kaya natin malaman yung kanyang sira, kasi hindi man natin kaagad malaman ito kung hindi tayo dito mag-voltage check. Siya nga pala mga ka-striker, kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe and like and share my YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel. Kin mga ka-striker, nahirapan ako na itong gawin, pero sa mga master dyan, pagtingin pa lang yan, alam na nila kung ano yung sira niya. Ako kasi nangapa tayo nito eh. Kaya naging soke ako ngayon ng mga CRT TV at saka electric fan, kasi yung mga nire-repair ko halos lahat ngayon puro CRT at saka electric fan, amplifier, yan lang. Ito yung isang na ano ko dito, itong kanyang output, yung horizontal nya, parang shorted ito eh. Kaya isa din ito siguro kung bakit namamatay yung ano nya. Ito, bunutin muna natin ito kasi para ma-check natin. Tapos may mga cold solder sa solder ko na lang yan mamaya. Yung board kasi na ito ng mga GBC na ito, kasi branded ito, medyo matibay-tibay ito eh, yung kanyang mga solda dito, matibay ito, hindi kagaya ng mga China board na mabilis lang mag-angat yung kanyang solda, maninipis. Okay, ito may katibayan ito eh. Ito na yung kanyang output. I-test natin ito for sure, ito ba talaga ang sira. So positive,
shorted ito. Kaya hindi ito shorted yung isang paa niya. Shorted sa ground. Kaya ito, ano pa tayo ulit dito? Kung mayroon pang kasi hindi ito ma-short kung mayroon, kung walang dahilan dito sa paligid niya. Baka mayroong pisa din dito na na bumigay kaya na-short yung kanyang output na yan. Kaya mag-check-check muna ako dito. Kasi mamaya pagpalit ko niyan, kung hindi ko makita yung kanyang kasama dyan na sira, edi putok uli. Kaya mahigyan na yung sigurado kasi wala akong pamalit na yun. Meron ako dito ngayon isa na lang, kaya pag pumutok wala na akong pamalit itong na to. Resistor. Subukan natin ito kung ito. Once again mga ka-striker, if you like my video, please share, like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel. So, inabot na ako ng gabi dito sa kabuting-ting mga ka-striker. Napalitan ko na yung output niya, yung horizontal output niya, pero hindi pa rin umobra. Yun pala, flyback sira din mga ka-striker, kaya siguro nasira yung output niya kasi sira din yung flyback niya kaya ito pinalitan ko na siya. Galing ito sa kabilang board, yung binunutan ko din ng output, sinama ko na rin yung flyback. Kaya ito, solda ko na yung kanyang CRT socket dito sa kanyang board. Mahirap kasi pag hindi umakuha kaagad, inabutan ako ng gabi. Sana yun lang ang kanyang sira para tapos na ang paghihirap. Ko na lang ito mga striker, plaster ko na lang ito sa kanyang lagayan dito, tapos testing ko kung okay na. Minsan kasi hindi ka din maghinala sa flyback ng ganito kong mga TV kasi matitibay ang mga ito kaya medyo natiwala. Ito na siya, plug-in ko na ito, gumana na siya, blue screen na siya, ayan, may display na. Kaya hanggang dito na mga ka-striker, yan ang kanyang sira. Hanggang sa sunod nating mga video, maraming salamat.